mga tropa pips, sa hindi inaasahang pagkakataon, eh dito pa pala kami magkikita ni Takeru. Opo, dito pa kami magkikita sa ano ha, Resorts World dito sa Genting Highlands sa Malaysia. Nandito rin po si Takeru na masyal. Ipapakita ko po sa inyo si Takeru. Ayan, ayan po siya. Takeru, okay ka lang ba dyan? Hindi ka nangangawit? Pinalabog mo buong mundo sa angas mong nag-aapoy. Dugong nananalaytay, kayong manggilahing Pinoy. Ang presko mo, ang yabang mo, pero super astig mo. Francis, Leo, Marcos, labuyo ka ba ang anghang mo? Yo, what's up mga tropa peeps? Nako, heto. Nakita nyo naman yung ano yung aking thumbnail at title. Eh, kayo na po humusga dito sa nangyaring pagtakbo ng unggoy. Grabe talaga. Talagang takbuhin itong unggoy na to. Kapag alam niyang siya na susukol na, nahuhuli na. Kumbaga parang nahuhulog na. Kumbaga parang yung nasusukol. At wala nang maiba to, nagkakandautal. Tapos, aalis na. Sasabihin, wala kang kwenta. Kasi nga, sukol na. Kasi nga, nasasapawan yung kanyang pagiging mapagpanggap na kunwari matalino. Eh, itong kanyang nakalaban, eh, talagang by book ito, by book, di ba? By the book. Kumbaga talagang ito ay merong ano, meron talagang kaalaman sa batas. Kaya talagang tatakbo ang isang unggoy. So, panoorin niyo yung video. Sinasabihan mo kami ng pekyus. Sir Spencer. Tinatanong. Yes, sir. Tiga. Ayan si Top 1. Miyamoto. Ang issue mo dito, fake news. Ah. Diba? Ah. Tatanungin kita. Okay lang. Okay lang. No problem. Si Jojo de Guzman ba sa kasi Macmac Pablo na ni-name drop mo ay isang reporter? Ah, sir? Ano ba yan, sir? Diyos ko naman. Tanong ko. Sagutin mo lang ang tanong ko. Legal ang pinag-usapan natin. Hindi. Legal ang pinag-usapan natin dito. Hindi. Sagutin mo ang tanong. Hindi. Baliktad ka naman, sir. Tanongin ko. Tumigil ka. Baliktad ka naman eh. Sir Spencer. Wala. Baluktot ka talaga, sir. Baluktot ka talaga. Ginagamit mo yung batas para sa binipisyo mo. Baluktot ka talaga, sir. Spencer, huwag ka nang magsalita. Ayaw mong sumagot eh. Hindi. Hindi, basta. Hindi, baluktot ka, sir. Baluktot ka. Hindi na naman yung reporter yung pwede makalat ng fake news eh. Ano ka ba, sir? Niloloko mo ba yung sarili mo, sir? O si Jojo de Guzman. Uulitin ko tanong ko sa'yo. Si Jojo de Guzman ba o si Macmac Pablo ay reporter? Simple lang naman yun. Kung yes or no. Hindi pwede yes or no yan. Sinatrap mo ako niyan eh. Aliwanagan mo. Hindi lang naman reporter yung pwede magsalita ng fake news. Ano klaseng paninindigan yan, sir? May alam ko sa batas, ginaganyan niyo ako. Huwag ka, sir. Makinig ka. Walang ganyan, sir. Ang Article 154 ng Revised Penal Code at yun na ang magpapaliwanag sa'yo. Tapos, hindi yan, ang sir. Wala tayong dapat pag-usapan, sir. Wala tayong dapat pag-usapan, sir. Kasi pinapaikot mo ako, sir. Hindi lang naman reporter may karapatan mag fake news. Spencer, kayo ang kakausapin ko. Kasi wala na ako. Walang kasentence sa usap sa Top 1. May alam sa batas pero walang kasentence. Totoo lang. Sige na, babaan na ako. Alam mo, ang ganda-ganda ng usapan namin dito, Spencer. Pumasok ka lang. Sige na. Dapat kong kasapin, wala akong pakialam sa'yo. Okay, eto, bumaba na. Wala na akong pakialam sa'yo. Okay. Tao na yan. Ganyan yan eh. Ganito lang kasi, boss. Ang sinasabi is, ang sino mang tao na nag-publish as news. Ang pamamaraan nila Macmac Pablo at Jojo de Guzman ay hindi pagbabalita kung hindi pagpapaalam sa mga naniniwala kay Sir FLM na ganito ang mga nangyari sa FLM family. Hindi yun pamamalita. Kaya ikaw, makinig kang tanga kang takero ka. Napakatanga mo talaga. Ha?
pinapakita ko kung gaano kakatanga. Ang inuulit ko, ang pamamaraan ni Jojo de Guzman at Macmac Pablo na ni-name drop mo ay hindi pamamalita. Ito ay pagpapaalam sa kanilang nalalaman about kay FLM para sa mga naniniwala at nagmamahal kay FLM. Kung kayo hindi nagmamahal kay FLM, wala kayong pakialam. Hindi sila nagpapakalat ng fake news. Ipinapaalam lang nila sa mga nagmamahal kay FLM kung ano ang kanilang nalalaman. Ang liwaliwala ng sabi ng batas, Article 154. Basahin mo yan, Takeru, para hindi ka nagmumukhang tanga. Ngayon, ikaw, Takeru, alam ko nakikinig ka. Kung hinahamon mo na wala kang nagiging kaso, merong susunod na linggo, merong susunod na buwan, at maaaring merong susunod na taon. Maghintay ka lamang. Yan lang ang masasabi ko. Inuulit ko sa iyo, Takeru, wala kang karapatan para pagsabihan si Macmac Pablo at Jojo de Guzman na nagpapakalat ng fake news sapagkat sila ay vlogger, hindi reporter. Ang pagbablog nila ay para lamang sa FLM family, hindi para sa mga demonyong katulad ninyo. Mga walang hiya kayo. Easy. Sir Spencer. Salamat po. Salamat. Sige, Tol, kasi ang problema. Magkababa. Yan tuloy. So yung tinutukoy ni Top 1 na Article 154 galing sa Revised Penal Code, at ito ay sa book 2. Ayun, sa book 2 po ng Revised Penal Code. Nasaan ba? Yeah, Revised Penal Code book 2 sa Article 154. Ayun, sinasabi dito, Tagalogin ko na lang po ha kasi hindi tayo magaling sa English eh. Labag sa batas na paggamit ng mga paraan ng paglathala, penalty ng arestado ng alkalde o isang multa mula 200 hanggang 1,000 piso ay ipapataw sa sino mang tao na sa pamamagitan ng paglilimbag ng lithography o litografiya o anumang iba pang paraan ng paglathala ay malisyosong naglathala bilang balita ng anumang maling balita na maaaring mapanganib ang kaayusan ng publiko o magdulot ng pinsala sa interes o kredito ng Estado. So ako po ay hindi naman po ako newscaster, hindi po ako na kumbaga na kapaloob o naka-alyansa sa kahit anuman na news. Yan, news company, news organization dito sa mundong ibabaw. Ako po ay solo flight, freelancer. Ngayon po, ang yun palang yung po palang pagpapagsasabi na ikaw ay fake news. Yan. Yan po pala ay kung ikaw ay newscaster. Like Arnold Clavio, yan, like kila Manong Mike Enriquez, yan. Kung sila ay mga newscaster, tapos nagsabi sila ng fake news, yun talaga ang fake news. Pero, kung ikaw naman ay nagbablog lang pala, yun pala yun. Kaya talagang yung utak, naasido. Naasido yung utak ng unggoy, yung pinakamadungis na YouTuber sa buong Pilipinas, nagugulanit yung Sandro. Nakakaawa talaga, Diyos ko. Alam niyo yun yung dapat hindi ko to ginagawa sa taong madungis. Kaya lang, madungis ka na nga, masama pa ugali mo, eh, pasensyahan tayo ha, eh, mukha kasing din naliligo eh. Ligo-ligo din pag may time. Yan. Kita niyo po ha, yung palang pagbablog, at ako ay nagbablog para sa FLM supporters, defenders, ganyan. Ako po ay FLM vlogger. Eh, hindi naman pala ako nakapaloob doon sa pagiging fake news. Kasi hindi naman nga ako nagbabalita. Wala naman ako ditong nakalagay ditong breaking news. Yan, wala. Exclusive. Wala naman nakalagay dyan. At hindi ko naman kasama dito si Arn, si Mike Enriquez, yan, si Jessica Soho. Diba, wala naman dito eh. Diba, wala namang news dito. Vlog ito, vlog. So, nasa mga tao na ang kanilang pagpapasya o sa mga sumusuporta na dito sa ating iniidolo na si Francis Leo Marcos, kung paano nila tatanggapin yung aking mga vlog. So, hindi pala tayo fake news. Wala tayong fake news. Sayang! Ako pa naman daw ang hari ng fake news. Sayang talaga! Sayang yung title na hari ng fake news kasi hindi naman pala ako ang hari ng fake news. Sayang. Sayang, maganda na sana ang title yun, di ba? Kaysa naman sa pinakamadungis na YouTuber sa buong Pilipinas.
pakita niyo naman, oh, sa mga nag-pledge po dyan. Ako, kala nyo nakakalimutan ko yung mga pledge nyo dyan, ha. Oh, yung mga nag-pledge dyan na magpapadala ng mga lumang damit, ng mga namatay niyong kamag-anak, mga namatay niyong kasama sa bahay. Yan po, pwede niyong ipabox na yan kay Takeru para po magmukha naman disente yung ating kalaban. Para naman hindi magmukhang gusgusin, bahuing-bahuin. Di ba po, nakita niya naman yung sando, nagugula-gulanet. Samahan niyo na ng bimpo, yung medyo bago-bago para hindi po mukhang nanlilimahid yung ano, yung bimpo niya habang nagbablog doon sa bukid. Di ba po? So ako po kahit nakalaban yan, gusto ko pa rin naman gawa ng kabutihan. Kaya po, sa mga willing po na magpadala na, mga nag-pledge po ng mga luma niyong damit dyan, panlalaki, size XL. Kayo na po bahala, ipadala niyo na po sa Iloilo. At yon, kung meron po talaga magpapadala, yan, ibibigay po namin ang address nitong si Froilan Antonio. Yon, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At doon sa nagsabing ako'y fake news, naku, medyo by the book pala, by the law, hindi pala ako fake news. Paano yan? Sayang. Talagang ako pa naman, sabi ko, ang ganda ng title. King of Fake News! Diba? Sayang, hindi ko pala makukuha yung title na yon. So, maraming maraming salamat po. Dito, talagang alam nyo, lamang ang may alam. Diba po? Lagi naman ganun eh, lamang ang may alam kesa sa nagdudunong-dunungan. Ngayon, diba, nasukol o takbo. Ganun talaga kapag wala nang maibabato. Ganun talaga kapag nasusukol ang unggoy. Diba po, pag nasusungkol ang unggoy, talagang ano yan, gagawa ng para niya para makatakas. Kaya nga sabi ko, nako, binasag ni Tapot, pahiyang-pahiyang. Diba? Nakakaawa po talaga. Nakakaawa, alam mo yung panggap kang matalino, panggap kang magaling, tapos babasagin ka ni Tapot. Sasabihin mo pa, nonsense, sasabihin pa na wala, ano, mukhang walang kwenta yung sinasabi, pero by the book yan eh, naayon sa batas ang kanya sinasabi. Maaring ikaw yung sinasabi mo na nonsense, saka walang kwenta yung sinasabi, kundi puro manira! Diyan kayo masaya, manira kayo ng manira! Kaya lang, may nasisira ba talaga kayo? Meron ba talaga kayo napapabagsak? Parang wala naman yata. Di ba? Meron ba? Meron ba? Paki-comment nga dyan kung meron napapabagsak yung mga yan. Meron ba kayong meron ba lang ba kayong mga natalo? Parang wala naman. Diba? Ito pa rin ako. Oh, andyan pa rin si Jojo. Oh, parang wala namang napapabagsak. So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, kita-kits tayo sa susunod ko na vlog. At syempre, kita-kits tayo sa susunod ko na live. Yan. Mama Tup-tup, God bless us all! What's up mga tropa peeps?